Hello, what's up guys? It's me, Anthony James Iusa. So, meron tumanong sa akin kagabi. So, sabi niya is, pwede ba ako mag-join ng network marketing? Or totoo ba na meron talaga kumikita sa network marketing? Okay? So, in this video, pag-uusapan natin kung ano bang ibig sabihin ng network marketing or para ba sa'yo yung network marketing. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, ano ba talaga ang ibig sabihin ng network marketing para sa'yo? Kasi karamihan nagsasabi is scam siya. Pero hindi pa nila ito na-i-experience. So, or naririnig lang nila sa iba na scam ito. Nung sabi naman ng iba, is pyramiding daw ito. So, ano ba talaga yung totoo? So, for me, syempre, na-experience ko na talaga yung tinatawag na network marketing. Okay? So, para sa akin, ito ay isang misunderstood na profession. Diba? Nagiging misunderstood siya, it's because sa mga networker, hindi sa mismo sa network marketing industry, nang dahil sa mga marketer. Okay? So second, para sa akin, ito ay low risk, pero lowest overhead siya. Pero yung tipong makakastart ka na ng business mo. Okay? So, low risk at saka lowest overhead siya na pwede ka na mag-umpisa ng iyong small business. Okay? Tapos, third, para sa akin, ito ay paid to perform. Diba? So, binabayaran ka ito kapag meron kang ginagawa. Up to the point na let's say kahit wala ka nang ginagawa, kumikita ka na passive. Pero at first, especially during your first year, dapat talaga marami or meron ka talagang ginagawa. Okay? So now, clear na kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng network marketing. Now, next topic is, ano pa yung rason kung bakit ginagawa mo si network marketing? Okay? So, first is time freedom. Diba? So, halimbawa, this year, ginawa mo lahat. Halimbawa, yung produkto nyo is vitamins. Diba? Nagbebenta ka ng vitamins every day. Diba? Up to the point, until next year, kahit hindi ka na nagbebenta, yung mga tao is bumibili na agad sa'yo. Diba? Na hindi ka na mismo nagtatanong kung kailangan pa talaga nila ng produkto or hindi. In short, binabayaran ka sa ginawa mo this year up to 5 years kahit hindi ka na gumagawa ng trabaho. Okay? Second is, pwede mo itong gawing part-time. Kasi karamihan ng mga tao, ina-expect nila is kikita sila agad ng malaki during their first year. Kaya yung iba, fino-full-time talaga, iba nagre-resign talaga. Pero for me, ito yung masasuggest ko. Gawin mo muna ito part-time. Especially kung bago pa lang ito sa'yo, yung network marketing. Okay? So, halimbawa, gagawin mo ito 2 to 3 hours per day for 6 days or for 5 days time only. Up to the point na mag-create ka ng momentum kasi ginagawa mo ito consistent, up to the point na kumikita ka na ng malaki, that's the time na mag-decide ka if pwede mo ba itong gawin full-time or part-time. Okay? Next, number 3 is, dito mo makikita, di ba? Or dito mo ito mamimit yung mga totoong tao. Kasi yung iba is, nagjo-join lang ng network marketing para lang kumikita. Up to the point na lumalaki na yung reason nila kung bakit sila nag-join ng network marketing. Up to the point na dito, magkakaroon ka talaga ng mga totoong kaibigan or mga totoong tao. Okay? Next naman, yung lastly, bakit network marketing is para sa akin is nag-grow ka or nag-develop ka as a person. Hindi lang sa business, hindi lang sa kumikita. Kasi dapat dito, is meron kang tinatawag na personal growth. Diba? So, nagde-develop ka talaga, nag-grow ka. So, paano? So, yung gagawin mo is mag-attend ka ng mga trainings. Diba? So, halos lahat ng mga network marketing, especially yung mga legit. Diba? So, meron silang mga training. Kung wala naman, is manood ka ng mga YouTube video na kagaya nito. Okay? So, next naman is,
ano yung apat na rason na hindi mo gawin sa network marketing? So first is, obsessed ka sa opinion ng iba, di ba? So sabi ng iba, scam daw. Sabi ng iba, hindi ka kikita. Sabi ng iba, yung kikita dyan, yung nauna lang. Up to the point, naniniwala ka na kasi yung pinaparinggan mo is yung mga ibang tao. Diba? Hindi yung mentor mo. Hindi yung upline mo. So, nangyayari, halimbawa, nag-invite ka lang tatlong tao. Pagka next week, apat na nang nawala. Nadala ka na. Okay. Now, second is doing yung ginagawa ka, yung doing something for nothing. Diba? Halimbawa nito is sumali ka lang ng network marketing kasi nag-expect ka once na maglatag ka ng pera is mag-grow lang ito kahit wala kang ginagawa. Okay? So at first, dapat meron ka talagang gagawin. Diba? Hindi pwede na wala. Third is yung humahanap ka ng guarantee. Diba? So, if you do the work, talagang kikita ka. At kapag hindi ka gumawa ng trabaho, hindi ka talaga kikita. So, yun yung guarantee. So, the more people you talk, the more money you make. Very simple lang yun. And lastly is, difference, malaki talaga yung difference ng job at saka business. Kasi sa job, yung 10,000 per month mo, hanggang 1 year na yun. When it comes naman sa business, halimbawa, this month, kumita ka ng 10,000. Next month, kumita ka ng 6,000. Pero after a month, kumikita ka naman ng 20,000. Kasi depende yan sa effort mo. That's why, when it comes naman sa network marketing, dapat meron kang 3-month goal na dapat matutunan mong skills, di ba? Mag-present, di ba? Mag-follow up, mag-close ng deal, especially sa sales ka na, up to the point, ma-create ka ng momentum at saka maka-duplicate ka na ginagawa din nila yung ginagawa mo, up to the point, nakikita ka kahit wala kang ginagawa. Okay? So, I hope in this video, marami ka natutunan when it comes sa network marketing. Kung meron man, just comment below. So, it's me again, Anthony James Iusa, signing out.